So ayun mga pampam, welcome back to my YouTube channel again, Mr. Pam TV. Magandang araw sa inyo. Ito na pinakaabangan ng lahat, ang men's elite category dito sa Asian Cycling Championship 2023 dito sa Rayong, Thailand. So meron tong 93 riders or participant with na magagaling sa 23 countries. So nandito sa screen napapakita yung mga countries dito. 23 countries po yan, mayroon Thailand, Hong Kong, Malaysia, ayan, Pakistan, South Korea, Chinese Taipei at Bahrain. Ayan pa, Kuwait, Afghanistan, Iran, Indonesia. Ayan, Saudi Arabia, Vietnam, Macau, Laos at ang Pilipinas. So pinakaabangan to ng lahat dahil nandito yung parehong team captain ng malakas na team dito sa Pilipinas. Nandito ang team captain na si Ronald Oranza ng Philippine Navy Standard Insurance at ang team captain naman na 7-11 Click Air 21 Road Bike of the Philippines na si Marcelo Felipe at ang kanyang teammates na si Nichol Pareja. So sila kasi yung may mataas na UCI points kaya sila ang nilaban dito sa Asian Cycling Championship dahil yung magiging ano nila resulta dito ang dalawang mag first and second dito ang lalaban sa next year Paris Olympics kaya napakaganda ng ano ng napakalaga ng laro na to para sa mga Pinoy riders para makakuha ng UCI points. So dalawa lang po kunin dito no para sa magiging entry para dun sa Paris Olympics next year. So ayun, kabang-abang talaga to dahil yung ibang kahit papano naman yung ibang riders natin from sa ibang kategory ay video hindi naman ganoon ka pangit yung resulta kagaya kahapon na si Kim Bonilla ay naging 6th place sa kanyang category sa juniors women category. So ito tatlong ano to. So tatlo lang yung Pilipinas dito no, tatlo lang sa ibang bansa mayroong 4 at mayroon ding 5. So tatlo lang ang riders na Pilipinas dito. Si Ronald Oranza, Marcelo Felipe at Nichol Pareja. So balik tayo dito sa laro. Ito nga breakaway itong dalawa. Agwat na ng bahagi ato at unti-unti na inaabutan. So ito ay rider ng Korea. Sinusundan ng Afghanistan. Ay Afghanistan, Kazakhstan. So sorry po, ayan Kazakhstan, dalawang rider kasama ang Korean rider. So na masipag dito ang nasa breakaway natin, nasa first group ay si Jang Kyonggo. Ayan, malakas na rider ng Korea. So ito second group natin. So ang takbuhan nito pacing ay 60-59. So ayan, hindi bumababa po sa 50 yung pacing nila. So ayan, 3 riders sa first group. Kaso biglang maabutan to. Ayun, ito panibagong nag-aatim yung ano, naiwanan yung dalawang Kazakhstan. So ito panibagong grupo to na nag-aatim ng ano, breakaway. Ito yung second group natin. Nandito ang ano, Indonesia. So ang pumapanay-panay dito sa sa rider ng Pinas ay si Marcelo Felipe na nasa bungad. Ang panay laging naaabang dito sa mag-breakaway dahil gusto makasama, para makasama doon sa breakaway dahil sayang din to dahil UCI points din makakuha nila dito. Sayang lang, sana makakuha ng ano ng makasama sa Olympics sa Paris. So 3 riders sa breakaway. Ito Indonesia. Indonesia ba to? Indonesia, Thailand. Tapos kaso nasiraan si Jang Kyonggo na platan. Kaya ito panibagong grupo ulito. Panay yung bagong grupo. At nandito nga si Nichol Pareja, si Marcelo Felipe. So si Marcelo Felipe ang pumapanay-panay dito sa unang 20 kilometers. Ang pumapanay-panay dito sa harapan si Marcelo Felipe ang nakantabay dito kung sino yung titira. Kasama siya sa grupo para hindi makalayo. So ang layo ng ano nila, ang kabuang laro nila ngayon na may 156 kilometers. So isang ruta yan. Tapos may kasamang ahon bandang last 80 kilometers yata ang ahon banda. So ito panibagong attempto no, kanina nalusaw yung grupo. So ito panibagong attempto from Thailand, Thailand rider. Kaso malapit lang ang ano niya, malapit lang, mukhang madidikitan na rin siya. Kaya ito ang Pinoy rider, si Marcelo Felipe. Talagang masipag talaga si Marcelo Felipe dahil
Ay, si Marcelo Felipe. Ito pala si Ronald Oranza. Si Ronald Oranza, nagpalit sila ng pwesto. Kanina si Marcelo Felipe ang nasa harapan. Nagpalit sila ng pwesto. So ang bike na gamit dito ni Nichol Pareja ay kulay puti. Si Ronald Oranza naman yung naka guantes na kulay blue. Marcelo Felipe yung naka bike na Elves na kulay red. So paso ni nakakilala ng jersey ng Pilipinas ay may ay kulay white na may black sa pangibaba. Tapos may stripe na kulay red dito sa likod. So magkamukha ng jersey ng South Korea. Kulay asul lang yung kanyang pangibaba ng South Korea. So, congrats sa mga naunang Filipino riders na sumalang sa kanya-kanyang kategory noong isang araw at saka kahapon. Congrats kahit hindi man pinalad, at least binigay yung best. So, si Renz Michael Bundok noong isang araw ang ay kahapon ang resulta ay pang 13th place si Renz Michael Bundok. So hindi na masama dahil yung kalaban doon ay talagang piling-piling rider din doon sa ano sa ilang bansa din yung kalaban noon at piling-piling rider din yung sinama, tapos dalawang Pinoy lang ang sinali doon, kaya kahit man 13th place ay napakaano na yun, malaking bagay na rin yun. So ito ang first group natin, binubuo ng 6 riders. Ito South Korea talaga, masipag talaga. Nandito ang Pinoy, ito ay si Marcelo Felipe ba o si Ronald Oranza. Si Nichol Pareja dito ay nasa ano lang, nasa bungad lang din ng peloton. So pag kulay red ang bike, ito ay si Marcelo Felipe. So ayan, bumuka si Marcelo Felipe. Bumuka. Ilang riders na to? 2, 4, 6, 8, 10, 9. 9 riders. So itong riders na sinalang dito ay talagang mataas yung UCI points nila. Talagang mahalaga din yun para entry sa magiging yung magiging resulta dito ay makakasali sa Paris Olympics next year. So ito pala si Marcelo Felipe pala, confirm na ang nandito sa harapan. Si Marcelo Felipe ang nakantabay dito sa first group. Sana hindi maubusan para magtuloy-tuloy, dahil yung ibang rider ay talagang nag-aabol din. Mabibigat yung kalaban nito, may Kazakhstan, may Kuwait, Iran, tapos Laos, Vietnam, South Korea, Japan, China. Ay, yung mga kalaban nila at para mga 23 countries. Yung ito yung sa harapan, ilang riders to. Magkadikit lang, halos madidikit na rin ng peloton. Pero yung mga Pinoy riders kasi hindi pumapayag na nalilikod sila. Dahil tatlo lang sila dito, mahirap na magkaubusan. O ito, 3 riders kasama ang Pinoy riders na si Marcelo Felipe, ang team captain ng 7-Eleven Click Air 21 Road Bike of the Philippines. O ito na, agwat sila ng bagya, pero may naghahabol Indonesian rider. May naghahabol sa likod, Indonesian. Talaga yung Korea, talaga masipag talaga ang Korea. Lagi nandito sa harapan, pati itong Malaysian. Ito, Malaysian rider. It's 100 kilometers to finish. Malay-layo pa, 56 kilometers pa lang na ibabawa sa laro. O ayan, pumapanay na panay-panay dito si ano, si Marcelo Felipe, nag-aating pang tumakas. Kaso talagang malagkit masyado yung mga kalaban, talagang madikit talaga. Hindi pa papayag na nagpapaiwan. So ang mga matinding kalaban nila dito ay Kazakhstan. So kaya yung Thailand, kahit papano nakakaya nila to. Sa mga laro kasi kahit papano, alam na nila yung laro ng Thailand. So ibang ano lang dito, ibang mga bigating rider kagaya ng Kazakhstan.
Uzbekistan, ayan, nandito rin Uzbekistan, Iran, ayan, mas yung mga mahabang bias. So pwede pa naman dyan na mahabang bias ay si Ronald Oranza, pero si Ronald Oranza ay wala pa rito, nasa bandang kalagitnaan ng peloton. So mga panay-panay dito sa harapan ay si Marcelo Felipe. Sana lang di maubusan dahil malayo-layo pa, 100 kilometers pa yung tatakbuhin ng laro. Ito nasa harapan ay Bahrain, nagdadala ng first group. Ayan, Marcelo Felipe nakasilong sa South Korea rider. Kazakhstan man ang nagdadala ngayon ng peloton. Wala pa, nabuwag yung first group. So ito si Marcelo Felipe, no, nagpapalit. Sumisenyas, hindi natin alam kung ano yung senyas niya, pero parang nagpapalit yata kasi parang naubusan na rin yata siya. Yung katimis niya, dito lang din si Ronald Oranza, malapit lang. So yun ang papalit sa kanya maya-maya. So ito na, Kazakhstan, umaangat yung Kazakhstan. Dumidiin. Tumitining yung Kazakhstan, umaagwat agad. Kitang-kita talaga kung gaano kahaba yung bias ng Kazakhstan. Ang tangkad dala, kitang-kita yung ano nila, yung lamang ng height nila dito sa laro. Kumpara dito sa ibang Asian rider, napakalaki at napakahaba ng bias ng mga Kazakhstan. Ito from Vietnam, chasing group, nag-abol kasama itong Thailand rider. Vietnam. Ito yung peloton natin, nagano pa kung sino magdadala. So medyo nakaano dito ang Uzbekistan. So 80 kilometers to finish. At yung nasa ating breakaway ay 2 riders. Ito naman ating chase group. Binubuo ng 9 riders. Kasama ang Kazakhstan, South Korea, Uzbekistan. So si Nichol Pareja nandito sa peloton. Si Nichol Pareja nasa peloton. So nandito na rin ang tatlong Pinoy na rin nandito sa peloton. Nasa bungad lang ng peloton ang tatlong Pinoy rider. So ito na ang ating second group. Second group, nandito na ang si Ronald Oranza. Si Ronald Oranza na sumasama ngayon dito sa second group. Nag-abol sila dun sa dalawang breakaway kanina, yung dalawang breakaway, pero unti-unti ring naubos. So itong chase group ay apat, nag-abol nung kila Ronald Oranza at dadaan sila dito sa makunat na ahon. Dito sila magkakandawalaan mamaya-maya. Sobrang kulat ng ahon si Ronald Oranza dito, mukhang kinulang. Kinapos dito si Ronald Oranza at napag-iwanan ng grupo. Kaya po si Ronald Oranza medyo kinakapos si Ronald Oranza dito sa ahon na to, sa sobrang kunat. Malakas na rider po yan si Ronald Oranza, pero pagdating dito sa makunat na kurbada ay talagang kinapos. So hindi natin alam kung sinong Pinoy dito ang makakasama dito sa first group ulit mamaya, dahil si Ronald Oranza mukhang hindi natin alam kung anong nagka-problema, kung nagkaroon ba ng mechanical error or talagang sobrang kunat lang talaga ng ahon. So ito na yung makunat na ano nila, rutang yun. Talagang tagilid na yung sipa ng mga rider dito, sobrang kunat. So ito ang nakatakas sa grupo, ang Kazakhstan rider. Nakatakas, pero nadikitan din ng dalawang rider at may isang rider pang nag-abol from Korea. So ito si Nichol Pareja. So ito sa first group natin, binubuo na ng 5 riders at may mga nag-abol pa. So ito mga pampang, yung video na to ay putol-putol lang para sa mga di nakakanood ng live coverage kanina tanghali.
putol-putol lang to para pakita yung magandang kaganapan dito. So ayun, ito na yung second group natin o yung payload natin. Nandito yung dalawang Pinoy rider, si Ronald Oranza tsaka si Nichol Pareja. So yung nasa first group ay si Marcelo Felipe. So si Marcelo Felipe kahit paano nakahabol, nakaligtas sa ahon, nakasama dito sa first group. Ilang riders yung sa first group, nasa 13 riders yata. Pero yung peloton ay malapit lang din, ito padikit na. Titingnan natin kung nandito pa yung dalawang Pinoy riders niya, si Nichol Pareja at si Ronald Oranza. Naka white jersey na may stripe na red dito sa likod. May guhit na red dito sa likod. Tingnan natin kung nandito pa. Ayun, mukhang wala dito. Hindi natin alam kung natabunan ng sakyan. Pero wala pinakita eh. So ito yung first group. Nandito si ayun, tumitira dito, sumusunod dito si Marcelo Felipe. So ayun po, wala po si Ronald Oranza at si Nichol Pareja doon sa second group o doon sa peloton yata yun. Parang yun yata, di natin alam kung may mga riders pa nasa likod ng mga sasakyan. Ayan, si Marcelo Felipe kanina nagpapalit pero ito bumabalik ulit. Ang pumapanay-panay naman at nag-aantabay dito sa first group. Dahil ito yung ating breakaway, dalawang rider from Bahrain at Japan. So ayan, dalawang rider po from Japan tsaka Bahrain. Ito naman natin ating second group. Ang second group natin ay nandito ang Pinoy na si Marcelo Felipe nasa second group. Pero ito, tumira dito yung yung Korean rider. Tumira galing dito sa second group. Dahil nakakaramdam na siya, parang lumalayo, unti-unting lumalayo yung dalawang rider. Naghabol ngayon tong isang Korean rider dito sa dalawang breakaway. Hindi natin maididikit niya ba yan dahil malayo-layo na ng bahagya yung yung dalawang rider sa sa breakaway. So ito, diin na diin. So talaga yung Pinoy talaga hindi naman nagpapabaya dito, talagang dikit na dikit talaga dito si Marcelo Felipe sa harapan. Kilometers to finish. Lalong tumitindi yung tension dito dahil palapit na ng palapit. Dalawa lang ang kukunin dito para sa Paris Olympics next year. Gold and makaka-silver lang ang kukunin ngayon dito. Nandito second group si Marcelo Felipe. Malapit na maabutan yung dalawang rider nitong Korean rider at yung Japan. Malapit na maabutan. Pero ayun, dumikit na. Kasakstan naman ngayon ang kumakawala ngayon. Dalawang Kasakstan kasama yung Japan. Kasama ang Japan. 2 Kasakstan riders. Last 10 kilometers to finish. Last 10 kilometers to finish. Malapit-lapit na yan. Mahirap yan pag nagtuloy-tuloy yung dalawang Kasakstan. Kasama ang Japan. Ito yung second group natin, nandito ang Pinoy, si Marcelo Felipe. Second group ay 2, 4, 6, 8, mga 10 riders yata nandito sa second group. May nakagwat na isa. So last 5 kilometers to finish. At 3 riders yung nasa first group. 3 riders yung nandito sa breakaway, dalawang Kazakhstan, isang Japan. Ano kayang gagawin yung diskarte dito ng Japan dahil dalawa yung kalaban niya. Ito tumitira na sa bandang kaliwa yung Kazakhstan.
Tumira na ng tinuloy-tuloy na ng Kazakhstan yung ano, atake. Mahirap talaga pag 2 versus 1 yung ano, yung laro. Talagang luging-lugi talaga. Ayun, tinira. Tinuloy-tuloy. Last 3 kilometers to finish. At kumawala na dito yung Kazakhstan. Ito, tinirahan pa ng isang Kazakhstan tong Japanese rider. Mukhang wala na. Ilang kilometro na lang, last 2 kilometers na lang. At pag nagtuloy-tuloy ito, malamang dalawang Kazakhstan ang makukuha dito sa laro na to dito para sa Olympics Paris. Medyo nagbagal yung Kazakhstan dito at di ka na anong balak ng Kazakhstan. Medyo nagbagal magkatapos ng umatake ng ilang metro. Yan, lumilingon-lingon sa likod yung Kazakhstan. So ito na natin ano, yung ito na yung second group. Kung saan nandun si Marcelo Felipe sa second group. So ito na, umatake na naman yung Japan dito. Makakaya kaya takasan tong isang Kazakhstan? Magsisecond kaya ang Japanese dito? Magsisecond kaya dahil mukhang malakas pa tong ano, mukhang malakas pa tong Kazakhstan. Ayun, umatake. Biglang umatake sa bandang kanan yung Kazakhstan. Ayun, tinira ng tinira, tinuloy ng tinuloy. Ang layo ng ano, ang layo ng agwat. Wala na, mukhang panalo na. Alam na kung sino mga mananalo ngayon. Kitang kita na po, last 100 meters. Kazakhstan riders po yung nasa harapan. Last 50 meters, ayun, tumaas na ang kamay. So from Kazakhstan na kumuha ng gold ngayon. So ay magsisecond, ay from Kazakhstan din. Ang napakalupit na nga ginawang atake ng Kazakhstan kanina. So kanina mga first 10 kilometers ay nag-iubisan ng umatake yung Kazakhstan pero hindi nagtutuloy-tuloy. Ayun, dalawang Kazakhstan po ang napili ngayong araw, pangatlo ang Japan. So ito isang Japanese din, pang fourth place. From Japan rider din, pang fourth place. So abang na dito yung mag-fifth place na lang ang abangan natin dito. Nasurado na to pang 4th place ang Japanese rider. Last 100 meters. Inaabangan lang natin dito kung pang ilang pwesto dito ang Pilipinas, no? Pang ilang pwesto ang riders na tatapos dito sa finish line. Ito, naka-stripe sa likod na kulay red. Ayun, natapos na. Di natin lang pang 15. Abangan natin sa resulta kung pang ilan. Kumbase doon sa result ng cycling news ay pang 17th place. Pang 17th place si Marcelo Felipe. So ang ibang ka-teammates na si Marcos, si Nichol Pareja at si Ronald Oranza, hindi natin alam kung pang ilan dahil wala pa yung mahabang list ng ano ng result. So ito lang yung top 5 natin ngayon. Race mentally. 5th place, Euro Kim from Korea. 4th place, Imakurishi from Japan. 3rd place, Nikia Arashio from Japan. 2nd place, Yevgeny Kiddish from Kazakhstan. And the winner is Gleb Brzezinski from Kazakhstan. So ayun, congrats sa Kazakhstan. Dalawang Kazakhstan rider ang piling ilalaban sa Olympics Paris next year. Ayun, sa panonood, congrats pa rin sa mga Pinoy, no? Kahit ganun yung nangyari ay ginawa naman yung best. Ayun lang, sa panonood, thank you.